Hello, what's up mga kaplastik? And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content dito sa Comvid Commentary Video ng video live stream. Ating tatalakayin ang tungkol sa nangyari dito sa Barangay Concepcion sa Malabon mga kaplastik. At lubang napakasensitibo ng video na ito, pagkat ay lalagyan natin ng konting blurred, pasensya na po mga kaplastik. Dahil bawal to sa community guidelines mga kaplastik. At ating ikikwento kung paano nangyari ito at bakit na-aksidente ang isang sasakyan na kotse na nabangga niya lang naman yung tricycle driver at tumila po nito palabas ng tulay ng Malabon Bridge. At tingnan natin yung nangyari. Sino? Yung isa na nahulog sa tulay, gising pa. Kung mapapansin yung mga kaplastik, talagang tinumbok yung tricycle na papasalubong dun sa puting kotse na yon mga kaplastik. Talagang kung makikita nyo sa video ay tumilapon yung mismong yung driver ng tricycle driver at yung nakasakay doon sa loob. At nakalagay dito sa caption, sabi nila ay nagtitinda ng suman. So meaning ay isang tindero pala ito ng suman yung nakasakay doon sa tricycle. At talagang kalunos-lunos yung nangyari. Nakakatakot talaga mga kaplastik. Kung mapapansin nyo, talagang naggutay-gutay yung tricycle na nabangga ng isang sasakyan na puti mga kaplastik. At tingnan natin sa ibang anggulo yung nangyari na ito, dahil after nun, ito po yung isang video mula kay mga kaplastik, kay Jerome Tablante, na medyo sensitive nga naman yung pangyayaring ito mga kaplastik. Tingnan natin kung ano yung nangyari. Gawin natin yung nangyari. Kung mapapansin nyo yung puting kotse na yun ay lubos na talagang nabura yung harapan mga kaplastik, dahil sa sobrang lakas ng impact dun sa tricycle na nabangga niya, nakasalubong niya. Talagang kalunos-lunos ang nangyari mga kaplastik. Boss, ano nangyari boss? Hindi boss eh. Kinakausap niya kasi ako. Ayun. Itong lalaking ito, yan yung driver ng puting kotse mga kaplastik. Medyo blurred lang ng konti dahil maliit lang yung resolution . Tingnan natin sa yung resolution, kasi ang katotohanan nito mga kaplastik ay kinakausap siya ng kasama niyang babae. Pero lilinawin natin mamaya yung nangyari mga kaplastik. Teka lang. Te, kumalma ka, te. Hindi tayo tulong. Boss, anak, mawalag ka lang. Yun yung driver. Okay. Oy, kalmahin nyo lang muna. Wait lang. Kung mapapansin nyo sa video mga kaplastik, ito po yung dalawang nakasakay lulan ng puting kotse na nakabangga naman niya yung inararo niyang tricycle driver, na meron pa bukod pa sa tricycle, meron pang isang motor na nakaararo niya. Talagang hindi lang tricycle yung nasagasaan nitong dalawang to. Ang pinagmulan lang nito mga kaplastik ay ito po ang base dito sa dito mga kaplastik ay base dito sa video na ito ay papakinggan natin kung ano ba ang tunay na nangyari dito sa malagim na aksidente dito sa Malabon mga kaplastik.
Sa CCTV footage na ito mula sa barangay Nugan sa Malabon, ang malagim na pagkakasalpok ng isang humaharurot na SUV sa isang tricycle. Kitang-kita na sobra-sobra sa bilis ang takbo ng puting SUV na tila hindi pa diretso ang takbo sa lane nito, dahilan para sumalpok ito sa kasalubong nitong tricycle na nagpira-piraso. Ang drive... Ayun, talagang... pinaliwanag ng DCRH News Television na talagang nagrolay-rolay yung kanilang nakabanggang tricycle. At ito po, ikikilalanin natin kung sino ba talaga yung suspect na sa likod ng aksidenteng ito. Sa hero ng naturang tricycle, parehong hindi nakaligtas sa kalunos-lunos na insidente. Pasado alas 3 kaninang madaling araw nang mahuli sa CCTV ang humaharurot na puting SUV na minamaneho ng isang Russell Shoko. Batay sa report... Ayun, ang pangalan ng suspect ay si Sir Russell Shoko. Yun siya yung lalaki na pinakita ko recently sa video na... yung magkasamang dalawang yon, yung babae tsaka yung lalaking naka t-shirt na itim, mga kaplastik, siya lang naman ang nakabangga dito sa walang kamalay-malay na tricycle driver. At the same time, yung motorsiklo ay nabangga rin nitong ng kotse na ito na puti. Kung PNP, nang galing umano si Shoko kasama ang kanyang misis sa isang Christmas party at nagtatalo umano silang dalawa habang sakay ng expander na may plate number na NDP8114. Ayun. Yan ang mga hirap, mga kaplastik. Kapag ayoy ay nasa biyahe, kasagsagan ng biyahe, at nagdadrive ang iyong asawa na si Russell Shoko, ay wag mong gagambalain, mga kaplastik. Ay kasalukuyan pala silang nagtatalo sa loob ng sasakyan nila sa expander nila. Ayan ang naging resulta, yung matinding trahedya na ginawa nilang dalawa ay nakapatay lang naman sila ng inosente na naghahanap buhay, nagtitinda lang ng nang suman yung taong pasahero ng tricycle driver. At the same time, yung tricycle driver nag-aatid din papunta sa pinabahay ng yung nagtitinda ng suman, mga kaplastik. Pero unfortunately, imbis na mailagay dun sa tahanan yung nagtitinda ng suman, ayun, bigla na lang nilang binangganan dahil lang sa alitan. Yan ang mahirap. At nakakalungkot isipin na may mga tao talaga na hindi nag-iisip bago gumawa ng mga kabulastugan. Dapat siguro yung nasa Christmas party sila ng mag-asawa na yon, baka meron na namang ginawang kalokohan yung lalaki, hindi naman sa pangusga, baka meron namang hindi kaaya-ayang nakita yung asawa niyang babae kaya inaway niya ito habang bumibiyahe. Siguro yan ang isa sa mga maling paraan ng isang mag-asawa na dapat hindi kayo nag-aaway habang bumibiyahe o nagdadrive ang iyong asawa. At nakakalungkot na makakapatay lang kayo ng isang tao dahil lang sa alitan ninyong dalawa. Ayun. Para mabangga ang isang kotse at matanggal ang kaliwang panghulihang gulong nito. Hindi maitatangging nawalan ng kontrol ang SUV na ito na sinalpok ang kasalubong na tricycle. Kaawa-awa ang sinapit ng tricycle driver na kinilala bilang ang 64 anyos na si Norberto Nobuela at ang sakay nitong maninindi na Ayun, mag-asawa pala, mga kaplastik. Ang nakasakay doon sa tricycle na nabangga niya. At the same time, nag-collide o nagbanggaan ng yung sa tricycle ay sabihin nating mag-asawa pero maayos ang biyahe nila. Pero yung sa kabilang sa SUV ay bumabiyahe while on alitan. Talagang magulo yung buhay ng mayayaman, mga kaplastik. Talagang malaki ang pagkakaiba
ng mahirap at mayaman na kapag nagda-drive ay maayos yung tricycle driver, na which is mag-asawa pala yun na nagtitinda ng Suman, mag-asawang Nobresa pala ang pangalan nun. At yun, kalunos-lunos ang nangyari dahil talagang pagbangga naman ng USB ba naman ay ng SUV ng ano ng suspect ay yun, talagang kalunos-lunos ang nangyari, mga kaplastik. Talagang hindi mo talaga masisikmura yung nangyari dun sa sasakyan ng biktima na sinalpok ng SUV, mga kaplastik. At aral ito sa mga tao na kailangan pag bumibiyahe, unahin muna ang makauwi sa bahay bago mag-away sa bahay. Hindi yung kung kailan nasa biyahe kayo at nagdadrive yung asawa mo, saka mo aasarin o magkakaroon kayo ng away ng hindi man lang pinag-iisipan ang mga nangyayari sa paligid. At hanggang dito na lang, mga kaplastik, medyo mahaba na rin yung video. At sana maging aral ito sa mga driver na sana unahin mo nang bumiyahe pauwi ng bahay bago kayo mag-away sa tahanan. Ganun na lang ang diskarte. Eh, dami yun yung naperwisyong tao na matay tuloy yung naghahanap buhay, mga kaplastik. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastik ay matagal mabulok dahil ang mga plastik ay toxic. Kaya, what's up, mga kaplastik? And this is Kambid, commentary video ng video livestream, signing out. Alright! Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.